Hi guys! Welcome back sa ating channel. Again, I'm Jay and I'm proud factory worker dito sa Taiwan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do subscribe and click the notification bell button para naman ma-notify ka every time na may bago tayong video. And as you all know guys, this is one of the most requested video by you. Kasi ang dami nag-comment ano yung mga tinatanong sa interview, ganyan-ganyan. Kahit may ginawa na ako na experience ko nung in-interview ako, gagawa ako ng mas specific, medyo short video lang ito guys para ma-share ko sa inyo yung common question. I'm not saying guys na ito yung eksaktong questions na marireceive nyo para sa interview ninyo dito sa Taiwan, okay? Gusto ko lang kayong bigyan ng idea ano ba yung pwedeng itanong during the interview and of course some tips kung paano nyo may papasa yung exam. Kung gusto nyo pong malaman guys, please keep on watching! Okay guys, ang pinakaunang questions na maririnig nyo or question na maririnig nyo pagpasok nyo is, of course, introduce yourself. Hi, good morning sir. I'm JB Mandalihan. I'm 29 years old. I graduated at City College of La Sena with a degree of Bachelor of Science in Public Administration. I am a hardworking person. I can work overtime and I can work under time pressure. So basically ganun lang guys. Sobrang 4 items lang may sinabi ko. You need to be straight to the point at the same time. Yung pagbibitaw nyo ng salita nyo, ang words nyo is confident kayo na makikita ng employer na hindi ka kinakabahan. During the interview and most of all eye contact with the employer, of course, pagpasok nyo dun guys, meron siyang katabing. Kadalasan naman kapag hindi magaling mag-English yung Taiwanese or yung employer, meron siyang katabing translator, pero ang eye contact nyo is dun sa employer or dun sa Taiwanese kasi siya yung mag-hire sa inyo. And always wear your smile, ganyan. Kahit napagod ka or puyat ka, dapat lagi kang nakangiti sa interview. So, before going to interview, you need to be ready. Alam nga namang susugod ka sa gera. Tapos, wala kang dalang bala, diba? So, dapat mag-practice ka na. Kaya nga ginawa tong video na to or may mga iba pang video para magkaroon kayo ng idea. Kausapin nyo sa harap ng salamin yung sarili ninyo and kunwari, sumasagot kayo para mapag-aralan nyo yung paano magbigkas ng tamang salita na merong confident at hindi yung Hi, I'm Jay Mandalihan. I'm 29 years old. I'm graduated at City College. So guys, wag ganun. Yung parang nawawala ka te, ano sa kapupunta, ano ba? So, dapat you need to be ready 100% kasi yung interview is a make or break final test kapag nag-apply ka sa Taiwan. Kung pasa mo na exam and then next is interview and then the rest is mga kung ano-ano na. Basta kailangan mo yung ipasa para ma-select ka, girl. Okay, or guys. Dapat maging ready ka and mag-practice ka na isasagot mo. Okay, yun yung comment. Question number 1 and then another question is number 2. Number 2 is, why do you want to work in Taiwan? Okay, paano natin yung sasagutin? This is one of the example answer of mine, okay? Hi sir, I want to work in Taiwan because I really want to help my family to earn more money for the future and to give their needs. Simple lang at saka maiksi yung question, yung ano yung answer. Huwag yun ang pahabain. Kung ano lang yung tanong, yun lang yung isagot ninyo para hindi malilito yung employer kasi ita-translate pa siya, ita-translate pa nung ano sa inyo, diba? Nung translator, ita-translate pa niya doon. So, pag masyadong mahaba, baka hindi na niya masabi lahat yung sinasabi niyo. So, wala namang masama kung sabihin niyo, kailangan niyo ng kumita ng pera para sa family niyo. Alam niyo, okay lang yung sa Taiwanese kasi family-oriented din naman sila ako. So, sasabihin mo, gusto mong bigyan ng magandang future yung family mo and kung may baby ka naman, halimbawa kasi minsan tinatanong din nila sin mag-aalaga ng baby mo kapag umalis ka. Dapat i-make sure nyo sila na meron kang mapapagkatiwalaan na mag-alaga ng baby kasi minsan nakaka-affect din yun sa interview na okay, single mom siya, wala siya, walang mag-iwan ng bata, hindi ko na lang siya i-hire. So, dapat i-ready mo na yung question mo sino mag-aalaga ng bata. Mas maganda kung magulang mo yung mag-aalaga ng bata para assure din sila na walang mangyayaring hindi nyo mapapabayaan yung bata. Okay, ano ko lang naman guys, tip ko lang naman sa mga parent na nag-a-apply. Other common question guys is, why do you choose Taiwan? Okay. I choose Taiwan because Taiwan offers a lot of opportunities for us Filipino who want to work abroad and
as well as a good paying job, and we can share our skills and knowledge. At the same time, Taiwan is one of the most safest country in the world. So yun na guys, kahit maikli lang, okay lang yun. Alam nyo, wala naman yun sa gano'ng kaganda yung sinagot mo, sobrang haba. Nasa pagde-deliver mo yun ng sagot mo sa interview, kasi kapag ini-interview ka at the same time, pinag-aaralan niya rin yung character mo, or parang psychologist din yung nag-i-interview sa inyo na, bawa kung galaw ka ng galaw, or tingin ka ng tingin kung saan, wala kang focus sa ginagawa mo. So dapat ipakita mo na attentive ka, and then yung attention mo is nandun lang sa kausap mo. Okay? Next question guys is, sometimes tinatanong nila is, what do you know about this company? Okay. What do you know about KYEC? So, madali lang yun guys, kasi mag-research lang kayo. Ba, what is chip band? What is KYEC? What is ASE? What is PTI? I-search lang yun sa Google, and then lalabas na yung mga description nun. And then, kumuha lang kayo lang like two sentences, and then yun lang sabihin yung sa interview. Hindi naman kayo tatanungin doon, okay, ano to, saan to ginagamit, ganyan, blah, blah, blah. Kasi meron naman kayong training pagdating yun ng Taiwan. Okay, first example is, KYEC is the largest professional tester of back-end integrated circuit packaging and conducts testing for semiconductor industry worldwide. Thank you. Yun guys, di ba? Dapat mag-research kayo para may isagot kayo. So, what is ASE? Ganyan-ganyan. So, kahit short sentence lang, and then i-practice nyo yung ma-deliver siya ng maayos para makita ng employer na you are confident enough. Kasi importante yun, pinag-aaralan nila yung galaw nyo and kung paano kayo magsalita. So, sinerge ko lang siya dito para may isagot ako. Pero parang ganun lang din yung ginawa ko noong nag-apply ako sa Taiwan interview. So guys, hindi ko lang alam kung sa mga engineers may iba pang tinatanong, like mga work related sa working experience as engineer. Syempre, kung meron na maka-experience, masasagot nyo naman yun. Pero as operator or factory worker, napakasimple lang naman. And kapag tinanong kayo ng mga situational questions, lagi nyo lang tandaan na quality over quantity. Mas pina-priority nila yung quality ng isang product kaysa sa dami nito. So kapag sumagot kayo, lagi yung basihan nyo. Okay, additional question and answer guys, na share ko na sa inyo, is yung tinanong sa akin. Okay, share ko lang to, hindi ko naman sinasabi na ganito rin itatanong ko sa inyo, ha? Itatanong nila sa inyo. Okay, kapag merong dalawang product, like mabasaking product na ganyan, and then may bumagsak na item sa gitna, pero hindi naman natamaan yung dalawang ating product. So, English yun. Hindi ko na maalala kung paano yun na English. Ano yung gagawin mo dun sa dalawang product na alam mo na may bumagsak na something sa gitna? And finished product na siya, okay? So, ang sinagot ko dun, I will double check the product and the items. At the same time, I will inform the leader or the supervisor to double check the items kung pwede siyang ilabas sa production, or kung pwede siyang kung hindi na siya gagamitin. Kasi kung may sira yung product at makarating siya sa customer, mas mahirap guys. Kasi habang nasa production pa yung isang product, mas magandang doon na maayos ang problem kaysa makarating pa sa customer and ma-customer complain pa. So makakaka-affect yun sa company. So yun yung lagi nyo lang i-make sure na yung quality is on the top priority kapag nagsasagot kayo ng question. And guys, meron din palang mga questions na sabi ng mga kaibigan ko, pero hindi sa akin ito natanong. Mga pinag-solve sila ng problem. Sobrang madali lang naman. So, maglalagay ako ng mga clips, ng mga sample situational problem para meron kayong idea. Okay? Panoorin nyo to. Tchin! Guys, thank you so much for watching again. Please do your own review. Huwag nyo namang sabihin na lahat na sinabi ko gagayahin nyo na, diba? Baka naman sabay-sabay kayo ng interview, pare-paras yung mga sinabi nyo at sinabi ko. So, yun lang naman yung idea. And then, mag-formulate kayo ng own sentences ninyo, isulat ninyo, i-memorize nyo, okay lang. Hindi naman totally memorize, basta alam mo lang yung concept ng isasagot mo para at that time or yung sa mismong interview ninyo,
alam yun yung gagawin ninyo. Basta focus, eye to eye contact, be confident, be honest, and always wear your beautiful smile. Thank you so much, guys. Good luck sa lahat ng may interview. Sana makapasa kayo. And please, go to comment down below kung meron pa kayong gustong i-share na questions na na-experience ninyo para mabasa naman ng iba at kung ano yung sinagot ninyo. Okay? Please do subscribe to my channel, guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please do thumbs up and click the notification bell button para naman ma-notify kayo every time nag-upload tayong video. Kung meron po kayong request na mga videos pa, kaya kong gawa ng paraan, please do comment down below. Bye-bye! Happy disclaimer, hindi ko sinasabi na this is the exactly questions that we're going to give that company. Please introduce yourself. Okay, introduce yourself. Of course, simply say your name, educational attainment, and your strength points like this. Hi, I'm JB Mandalihan. I'm 29 years old. Okay, baligtad. Okay, so if you ever tinanong kayo nun, guys, aside from, okay, 1, 2, 3, go. Aside from beautiful places in Taiwan and beautiful people, I know that Taiwan is giving and offering a lot of job opportunities that help us, like us Filipino workers, to share our skills and knowledge at the same time earn money. KYEC is one of the, okay, take two. KYEC is the largest professional tester of back-end integrated circuit packaging. Okay, take three. KYEC is the largest tester of integrated. Mali. Take four. KYEC is the largest tester. KYEC is the largest professional tester of back-end integrated circuit and packaging. Okay, take five. Thank you.